Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikasampo sa buwan ng Hunyo taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, kalikasan ng tao habang buhay magkaugnay, pahayag ng environmentalist singer na si Joey Ayala. CW Scholarship Program inilunsad. At mga pribadong eskwelahan sa lungsod, target na mapabilang sa National School-Based Deworming ngayong Hulyo. At sa detalye ng ating mga balita, matagal ng problema ang mababang kalsada sa barangay Tawagan, lungsod ng Calapan. Sa tuwing nalulubog ito sa mataas na level ng tubig dahil sa pagtaog ng ilog na umaabot umano ng 2 oras kada araw. Ngunit ang problemang ito ay nasusolusyonan na matapos na mapataas ang kalsada at magkaroon pa ng slope protection na nagsisilbing pananggalang sa malakas na daloy ng tubig mula sa ilog. Nito nakaraang linggo, opisyal na pinasinayaan ang natapos na phase 1 ng rehabilitasyon ng kalsada at konstruksyon ng slope protection sa pangunguna ni Reverend Father Simple Bangkim at sinaksihan ng mga residente ng barangay sa pangunguna ni Kapitan Eulalio Mendoza Sr., gayon din na City Councilor-elect Maylin De Jesus, Charles Pansoy, Vice Mayor-elect Hil Ramirez at City Mayor Arnan Panaligan na silang nanguna sa ribbon cutting. Labis ang pasasalamat ni Kapitan Mendoza sa punong lungsod sa pagtugon nito na maisakatuparan ang proyekto. Ayon naman kay Mayor Panaligan, ipagpapatuloy pa niya ang rehabilitasyon sa natitirang bahagi ng kalsada na tinatayang nasa humigit kumulang 100 metro pa. Setyembre 2015 hanggang Pebrero 2016 umusad ang konstruksyon ng Phase 1 ng kalsada na pinondohan ng 3,587,968.96 pesos. Sa ibang balita, ngayong Lunes, 13 ng buwang kasalukuyan, magbabalik eskwela ang libo-libong mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa, gayon din sa ilang pribadong paaralan. Kaugnay nito, maraming magulang ang humahabol sa pamili ng mga gamit sa eskwela, kasabay naman ang mahigpit na monitoring ng Department of Trade and Industry sa presyo ng mga ito. Sa lalawigan, 4 na araw bago ang pagbubukas ng klase, muling nag-ikot ang mga kawanin ng DTI Oriental Mindoro na sina monitoring staff Raul Albizo at Catherine Belen sa mga pangunahing tindahan ng school supplies sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Albizo, wala namang gaalong naging pagbabago sa presyo ng school supplies sa lungsod at hindi nalalayo ang presyo ng mga pangunahing gamit tulad ng notebook, papel, crayola, lapis at ballpen sa suggested retail price. May mga discounted items rin at iba pang brand ang maaaring pamilian ng mga mamimili. Ayon sa ilang store supervisors, inaasahan nilang ngayong weekend ay dadagsa pa ang mga mamimili at may sapat-anilang supply ng lahat ng klase ng school supplies. Samantala, inilahad ni DTI Mima Ropa Regional Director Joel Valera ang kanilang mga naging advokasya kaugnay ng muling pagbubukas ng klase. April 29 and 30, no, ay nagsagawa kami ng diskwento dito sa Oriental Mindoro. At ang isang pinaka-senior product na supplies na binigay namin ay mga school supplies, parang preparasyon para sa pagbubukas ng eskwela, no? Ang mga discounted prices, yung mga school supplies. Pero 2 araw lang yun, ang ginawa namin dito sa Oriental, ang ginawa ni Dr. Armel, no? Ang pag-direktor natin, nagbigay siya ng mga ano, ng mga pamphlet, mga collaterals, mga impormasyon tungkol sa suggested retail price. So, kaya lang, hindi natin maasahan yung mga mamimili, titingin pa, no? Ngayon, ang ginagawa ngayon ng provincial office ay umiikot sila sa mga pamilihan, minamonitor nila, dinitingnan nila yung compliance, no? Yung pagsunod sa mga nilalaming SRP. Umiikot din sila para ipaalam, no, ano ang dapat pagdaan sa uli. Nagbigay ng paalala ang opisyal sa mga magulang hinggil sa dapat tingnan ng mga ito sa pamili ng mga school supplies. Ang karamihan sa ating mga magulang, sa mga nanay, no, na bibili yan siguro isang araw bago mag-open ang eskwela. Ang demanda namin dito ay tingnan niyo muna, no, katulad kunyari yung papel, yung pad paper,
Kung bibili kayo, nakalagay doon yung 100 names, dapat 100 yan. Kasi marami kaming mga nahuli no, sa ibang lalawigan na hindi naman sila maropa, na kuminsan ay 100 leads pero yan ay nagiging 80 lang o 80 leads lang. So, nagkakaroon ng hindi tama yung bilang ng bawat pahina ng papel doon sa nakalagay sa etiketa nila, sa label nila. So yan, dapat tingnan natin yan. Hindi naman random pag bumili kayo bago kayo umalis ng tindahan. Kung pagtaglaan yung bilangin mo na yung isa lang para kung tama o hindi. Kasi magbawasan ka ng 5 o 10 piraso, malaking bagay yan, no? Kasi madaling gawin yan eh. Madaling gawin pag-tumin yan, pag-tikit-tikitin. Tapos yung lapis, siyempre dapat tingnan nyo rin yung ano yung magandang lapis, no? Kung yung pagsulat niya, yung mga ballpen natin, yung sa school ay yung school uniform sa public school. Tingnan natin kung tama ba yung mga tahi. Magbabalik po ang TVNet Newsline. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Ngayong Hulyo, muli magkakaroon ng expanded national school-based deworming. Ang Department of Health sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education at Department of Interior and Local Government. At bilang preparasyon, isang stakeholders meeting ang idinaos sa lungsod ng Calapan sa pangasiwa ng City Health and Sanitation Department, ika-10 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay Dr. Teresita Bolor, Health Development Program Manager, bilang bahagi rin ng komunidad, nakitaan niya nilang dapat nakasama ang mga pribadong eskwelahan sa programa ng deworming. Kaya naman inimbitahan nila ang mga ito na dumalo sa orientation seminar on guidelines on mass national school and community deworming sa layuning makakamit ang worm-free Calapenos. So in preparation for the July 1 National Deworming Month, nag-isip kami na magkaroon ng isang ganitong pag-uusap. Yan ay tinatawag namin stakeholders meeting na in-involve naman namin yung mga taga-private, yung mga privado na eskwelahan. Kasi yung mga taga-public, matagal namin yung partner para dyan sa ganyang programa. Parang last year nga, nag-start siya last year, so partner na namin yan. At nakita namin na yung mga taga-private, hindi namin na i-involve. Eh, part din sila ng community ng lungsod ng Calapan. So, eto yan, kaya nagkaroon ng stakeholders meeting. So, libre din. Kasi yung logistics naman natin ay nasasapat, sapat para mabigyan ng lahat. Sabi nga, nabanggit din namin dito, baka may mga gusto pa rin mag-deworm, hindi dun sa target population natin, pwede naman tayo magbigay kasi meron tayo sa health center. So, libre. Wala silang aalahanin. Ang importante lang, nandiyan yung mga bata na natin bibigyan ng pagbibigay. Dagdag pa niya sa school-based deworming, target nilang mapurga mula kinder hanggang grade 12.
Ang mga hindi naman pumapasok ay mari magtungo sa health center o dalhin sa mga health centers upang mabigyan ng pampurga. Yun talaga yung goal natin eh, di ba? Lahat sila ay ma-deworm, lahat ng walang bulatihin sana sa lungsod ng Kalapan. Pinagpapatuloy natin yung mga advocacies natin, yung katulad, di ba, naglo-launch tayo ng activity pag sinisimula natin. Tapos, after no, nagbibigay din tayong mga lectures, iniimbitan natin yung mga nanay, or hindi naman lahat ng mga nanay makapunta. Kasi siguro yung piling-piling doon na mga nanay ay maisiwalat o masabi sa kanilang mga mga nanay din yung sinasabi natin tungkol dun sa Bulati. May mga lectures kasi tayo, katulad dito sa ating mga partners, ni-lecture din natin ang tungkol sa Bulati. Although, ang audience natin dito ay kalimitin yung mga nurse at saka may ilang doktor na kasama tayo. Target natin ngayon sa school base na deworming natin is kinder to grade 12. Ano? Kasi may K-12 na. So, kasama sila na bibigyan. So, yung dosage nila is isang tablet from 2 years and above. So, cider, albendazole. Albendazole yata yung available namin ngayon. Chewable tablet. No? So, hindi ka mag-aalala na ako tabletas, baka mabitalo ka ang aking mga anak. Kailangan syrup. Pero, chewable siya. Nakakain, masarap. At ito yung ginugulan ng gobyerno ng malaking halaga. Medyo mahal din itong mga deworming drugs na ito. So, kung 2 years and below, syempre kami na yon sa community yun, aming part yun, meron din tayong kahalaan na gamot para sa mga batang ito. So, tabletas din, chewable tablet. Samantala, maaari at dapat rin ani ang magpurga ang lahat maging ang mga matatanda. Ngunit kailangan munang magpakonsulta bago magpurga. Ang tabayanan ay mapang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, guilty until proven innocent, ito ang pabirong pahayag ng sikat na mga awit, kompositor at makakalikasang si Joey Ayala patungkol sa hydropower project na itinatayo ngayon ng Santa Clara Power Corporation sa bayan ng Nauhan. Sa ginawang pagbisita ng grupo ni Ayala kasama ang ilang media, pinatibay nito ang paniniwala ng mga awit na malaki ang naging epekto di umano ng naturang proyekto sa pagkasira ng kalikasan dito at sa naganap na malawakang pagbaha sa mga magkakanugnog na barangay sa Distrito 7. Tulad sa linya ng kanyang pinasikat na awiting magkaugnay, ang nagaganap aniya sa bayan ng Nauhan ay bunga ng pagkakaugnay ng tao at kalikasan. Anuman aniya ang gawin sa kabundukan o kalikasan, ang tao ang siya ring maaapektuhan. At anuman ang nasira, hindi na ito maaaring ibalik o palitan. Pwede ho ba sa larawan yung pagkakaugnay nitong Santa Clara sa buhay ng mga tao rito sa kalikasan? Parang sinagot mo yung tanong mo, pare.
Totoo naman, lahat ng bagay magkaugnay. Yung ating nakikitang pagkahiwa-hiwalay natin, na ikaw tao, ako tao, ilusyon lang po yan. Dahil isa lang ang lupang inaapakan natin, isa lang ang hangin na hinihinga natin, isa lang ang tubig na iniinom natin. Kaya lang may mga tao na hindi ganyan mag-isip. Ito yung mga yan. Akala nila na meron sila makukuhang kayamanan dito, no? Wala, kunyari, walang epekto sa ibang tao. Pero kinukuha nila ang kayamanan sa ibang tao. Kasi buhay natin to eh. Buhay natin yung ilog, buhay natin yung puno, buhay natin yung hayop. Akala nila pwede, hindi eh. Hindi nila matakasan yan eh. Sa environment, wala kasing bawian yan. Once nangyari na, hindi mo na talaga maaayos yan. Parang tinaga mo yung ulo ng manok, hindi mo na madikit kahit super glue pa yan. Hindi mo na yan madikit. Kaya sa usaping environment, sa tingin ko lang, guilty until proven innocent. Itigil mo na kasi ang damage, hindi mo talaga, kahit billion-billion pa ang ibuhos mo dyan, hindi mo mababalik ang linis ng tubig. Hindi talaga eh. Hindi mo mababalik yung lumang bahay kung saan nabuhay ang lolo mo. Lahat ng alaala nandyan, hindi mo yan mababalik. Ayon pa rin kay Joey Ayala, isang magandang inspirasyon ang kailangan upang makahabi ng isang magandang awitin. At kung susurat siya ng isang panibagong kanta base sa tumambad sa kanyang sitwasyon, sa kabundukan ng Kinlagaw, Butas Daga at Sinay, at karaingan ng mga taga-distrito 7 sa bayan ng Nauhan, hindi niya tiyak kung anong klaseng awit ito. Ganun pa man, aniya, ang istorya ng bayan at tao dito ay nasulat na. Sa ibang balita, tuloy ang barangay election sa darating na buwan ng Oktubre. Ito ang pahayag ni City COMELEC Election Officer Charles Roman. Hanggat wala aniyang ibinababang kautusan mula sa National COMELEC Office na ikansela ito o ipagpaliban. Ito, ayon sa nabanggit na opisyal, ay nakapaloob sa Batas Pambansa bilang 222 o ang Barangay Election Act of 1982. Handa rin aniya ang COMELEC sa isa pang eleksyon matapos ang nakarang halala nitong Mayo. Tuloy man o hindi ang barangay eleksyon, iisa ang paniniyak ni E.O. Roman sa publiko. Tuloy aniya ang continuing registration at naghihintay na lamang sila ng abiso mula sa head office kung kailan ito bubuksan. Natutuwa aniya sila na makita ang interes ng mamamayan na makilahok sa halalan. Positibo sila na kung matutuloy ang barangay election sa Oktubre, ay higit na malaking bilang ng voters turnout ang kanilang maitatala, base na rin sa nakarang halalan. As far as COMELEC is concerned, tuloy siya na may barangay election unless ordered otherwise. Ang continuing registration naman, inaantay pa namin kung ano naman ang, kung anong order pa sa amin, kung kailan kami magsisimula. Ang COMELEC ay handa na sa kung dumating man ang election ng barangay, ay handa naman ang COMELEC. Samantala, tanging isa lamang sa 28 kumandidato sa lungsod ng Calapan ang hindi nakapagsumite ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE sa City COMELEC hanggang sa araw ng deadline nito, ika-8 sa buwan ng Hunyo. Para sa hindi nakapagpasa ng SOCE, ayon kay E.O. Roman, otomatiko itong papatawan ng penalty sa paglabag nito. Posible rin itong hindi pahintulutan tumakbo sa anumang posisyon sa mga susunod na halalan. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na!
Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement, magkatuwang na isusulong ng Calapan Water, Likas Diwa Foundation at Divine Word College of Calapan ang kauna-unahang CW Scholarship Program, ikasampo sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang CW Scholarship Program ay isang grant mula sa CWWC na siyang tutusto sa lahat ng gastusin ng mga estudyante. Makatapos ng pag-aaral, bibigyan rin sila ng pagkakataon na maempleyo sa naturang kumpanya. Ang Likas Diwa naman ang siyang titiyak na maayos na makapag-aaral ang mga scholars at siyang gagabay sa mga ito upang higit na maging mga produktibong kabataan, habang ang DWCC naman ang magsisilbing ikalawang tahanan ng mga ito. Ayon kay Calapan Water President Roderick Ong Caranceja, pinili nilang scholarship program sa paniniwala na malaki ang maitutulong nito sa mga kabataang may kakayahan, talino at kagustuhang matuto, subalit wala namang sapat na pananalapi upang tustusan ito. Yung before kasi may mga replanting, mangrove planting. Sometimes we need to have something naman different, di ba? And it's basically the scholarship program, something new that we would like to be able to give back to the especially to the youth, because like what I said a while ago na, we believe they are the future leaders of the country. And sayang kasi they have the potential, but they just don't have the means to be able to study. Sayang din kasi. And we believe through this scholarship program, paano, they would be alleviated sa mga hardship. So that's why we decided on this program. Ayon naman kay Father Andras Isagani Lolo, SVD, magsisimula ang programa sa 5 scholars na pawang mga nasa junior at senior year nila sa DWCC. Kinakailangan ay lehitimong Kalapeño at mula sa mahirap na pamilya. Mula sa 5 scholars, inaasahan aniya na dadami pa ang bilang ng mga ito sa mga susunod na taon. Lumagda sa naturang kasunduan sina Melody Lancaster, Vice President ng Likas Diwa Foundation Incorporated, Roderick Ong Caranceja, Calapan Water President, at si Father Andres Isagani Lolo, SVD, na kumatawa naman sa DWCC. Samantala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.